my channel. So, last Thursday, October 31, nagkaroon kami ng Halloween party. So, after ng work ko, umuwi lang ako para magpahinga ng konti. Tapos, yon, nag-ice na ako. So, since first time ko mag-Halloween dito sa Canada, syempre, nag-effort ako mag-costume. So, yun, papakita ko sa inyo kung ano yung naging peg ko dun sa aking costume. So, konti lang naman kami na nag-attend ng celebration na yun. Mostly kasi, di ba, para sa mga kids naman yun. Para sa, ano, sa trick or treat. Pero, syempre, dahil first time ko nga nakijoin ako sa mga kids. So, nakakatuwa lang kasi, kahit matanda na ako, binigyan pa din ako ng mga chocolates, ng mga chips. Tapos, ang social dito kasi, pag ano, di ano, mga chicharia, gano'n. Tapos may nagbibigay pa ng cooking can, mga gano'n. Tapos social mga chocolate na binibigay. So, ayun, nakakatuwa lang. So, share ko lang sa inyo yung maikling video na na-take ko nung time na yun. Di ako masyado nakapag-video ng mahaba kasi sobrang lamig sa labas. Tsaka medyo umaambon. So, ayun, kaya konti lang yung video ko. So, ayun, papakita ko na sa inyo. So, ito guys, yung naging peg ko dun sa costume ko. Buccaneer Babe. So, ayan, isang pirata. Itong costume na to ay nabili ko lang doon sa in-upload ko na maikling video din dito sa YouTube na ang nakalagay Halloween Event Store. So, yun, doon ko siya binili, yung costume na yon. Tapos, naglagay lang ako ng fake blood sa aking leeg nun. Tapos, ayan. Hi guys! Punta po kami sa Halloween party. Ito ang mga outfit. Videohan mo ako nang makita mo itsura ko. Are you ready? 1, 2, 3. Wow! Am I pretty? Scarlett pretty? Or scary? Wow, cute naman ni Scarlett. Wow, say hi! Hi! Yung natapot si Scarlett? Hala, naumbon! Oh. Diyos ko po, ang aking outfit! Ayan, kila UF, ito mga shoes daw. If you have your shoes, stay right there. Ah! Pwede! Ah! Ayan, ito ang tunay na pirate. Hello. Ito. Pa-pirate. Ewan po na dali mo na yung sa dalawa pa? Pag-inawin. Alamig. Hey, Valak! Hi, Valak! Valak! Si Valak! Hi! Trick or treat! Nakakatuwa lang kasi kahit yung mga matatanda, nag-effort din sila na mag-costume. Tapos ang bobongga ng mga decoration sa mga bahay nila, talagang pinag-effortan. Tapos ayun, kumain lang kami dun sa bahay ni Tita LV. Tapos hindi ko yun na-expect na ganun kadami yung marireceive ko ng mga chocolate at mga chips. So nakakatuwa lang, parang naging bata din ako that time. So ayun lang, thank you for watching. And
See you next time. Bye!